Meron pa tayo isang cheque. Grabe, si Melex tinawag na, si Zach tinawag na, meron pang mas mataas sa kanila. Eh, top 1 si Zach eh. Tapos Melly ni Alex combined, no, is almost equal to the income of Zach, but meron pa. Okay, so earning from 5 accounts. First account, 11,200. Second account, 32,000. Third account, 75,000. Fourth account, 135,000. Buti na lang, mas marami sa apat yung account niya kasi yung fifth account, 880,000. Total, 1,134,000 with a tax of 113,000. Classmate ko po to sa Masters in Entrepreneurship in Asian Institute of Management. Classmate ko. So I'm very happy that he's part of IFERN. Let's call to the stage Mark Nicholas Concepcion Chang with a net amount of 1,020,000 pesos. Okay? Okay? Boss. Picture muna. Mga beater, oh, walang pipicture. Oh. So Mark, tell them, classmate, ang ganda ng relo niya, oh, pareho kami naka-Rolex. So tell them, when did you join IFERN? I joined nung kalagitnaan ng pandemic. So that was last year, March, we joined. Pero I started working on it sa ano pa, August pa. So I'm on my 1 year, 4 months na ngayon. Okay. So 1 year, 4 months ka pa lang. Hmm. Can you tell them na... what were the circumstances bakit nag-IFERN? Ayun nga, as Sir Tom mentioned, no, we're classmates in AIM. So, negosyante ako. So, yung gagayahin ko si Madam, ang tagal na kwento eh, di ba? So, yung start ng pandemic... Oh, sip, tagal eh. Ganti tayo. So, actually, yung start ng pandemic, day one actually ng pandemic talaga, we were in Coron sa Club Paradise. So, ako, family ko, and yung barkada, vacation kami sa Club Paradise. So, lockdown yun. Problema kami actually kung paano kami uuwi. They were talking about na kailangan daw mag-charter ng plane, ganyan, ganyan. Kasi wala na, sarado na eh. So, problema kami. Buti na lang, parang may parang loophole, na hindi daw pwede mag-declare ng lockdown on the day itself. So, we were given another day. So, buti lang, naka-uwi kami. So during that time, nag-iisip na kami, ano ba, stay na lang tayo dito. Ano ba, baka 2 weeks lang to. O, tumingin na kami actually ng farmhouse, 1 month. So inisip namin, stay kami doon, Airbnb. So yun, yung, to cut it short, no, we were thinking that the pandemic was gonna be parang bakasyon lang. So first 2 weeks, ang sarap, bakasyon, walang ginagawa, walang trabaho, walang negosyo, walang iniisip. 1 month, okay, sarap, 2 months, putya 1 year na. Ang inayari na tayo dito, ah. Chine-check mo na yung cash flow mo. Pucha, inaano mo na. Ilang buwan na, maubusan na ako ng pera. So, nung March, March of last year nga, actually, yun nga, hindi naman actually ako maubusan ng pera, ano. Pero, yung mga business, yung cash flow, nauubos na yung pera nila. So, nangyayari is, I'm putting in my own money into the business. So, hugot ako ng hugot every month sa overhead. Kasi walang po... actually, may pumapasok nga na sales. Wala namang collection. So we had something like 4 million in, ano, in receivables. Hindi namin makolekta. So yun. So medyo ano na ako. So sabi ko, kailangan maghanap ng ano. So nilapitan ko si Sir Tom. Baka we can do something for IFERN. Kasi nga nakita ko sa mga Facebook nila sa IG. Pucha, daming pera itong kumpanyang to. Ha? So, hindi talaga, daming gastos pa rin, daming binibili, tapos yung cheque, ganyan, daming pera na ito. Ah. Sige, lapitan nga natin. Pero actually, nalapitan namin not to join. Parang baka may project lang or something, just to get by, no? So, sinabi ni Sir na, why don't you join? Sabi ko, sige na nga. Actually, hindi yung first time, eh. Papa. Sige na, join na nga. Pero before, allergic kami sa networking. So, sige na, nothing to lose.
we joined. We put in family package. So, ayun, what started sa network, yung sa iFern, was yung kinikita namin is yun yung pinapangkain namin sa business. So, yun yung pinapangkain namin sa overhead, sa pasweldo, sa renta, etc. Until it came a time na itong year, medyo nagre-recover na. So, itong cheque ko, 1 week lang to. Joke lang. Hindi siya 1 week. Actually, yung nangyari is, since pinapakain ng iFern yung business, yun yung ginagastos, pinapanggastos ko, eh nag-recover na. So, hindi ko na nagagastos yung iFern ko, naipon na lang naipon. So, ayun na, ito na, 1M na. So, how long did it take? So, yung total investment mo, family package about 300,000. Okay, so itong 1 million is like 6 months income, 7 months? 5 or 6 months. So 5 or 6 months, 1 million. Kasi nga, may iba siyang negosyo, no? By the way, isang negosyo niya, Mang Inasal. No? Kayo, magbibilang pa kayo kung kakain kayo doon o hindi, di ba? Siya may-ari ng Mang Inasal. Okay? So ibang-iba. So syempre, pareho kami, master's degree in entrepreneurship. You need to understand kung gaano kagaling, mas magaling siya. Kasi nag-join siya sa iFern eh. Matalino siya. Sabi niya, shit, kailangan mag-join tayo dito. So, since he's not funding his business anymore, no, naipon yung pera, eh kayo, kumita lang kay 15 pesos, gusto niyo na withdrawin, di ba? Dito, 1 million, di ba? Nung sabi niya, ay, 1 million na, withdrawin ko na, di ba? Ganda tignan eh, 1 million. So, siguro, Mark, no, since we're both Masters in Entrepreneurship graduates, can you tell to them na ano ba yung difference ni iFern sa other traditional businesses? Paano siya naiba? Parang siguro, with your business, you know, with your master's degree, with all of your knowledge, maybe there's a way you can explain to them na mas maintindihan nila. One of my businesses now, nasa ano kami, woodworking. Yun ang favorite ko ngayon, woodworking. So, very seasonal siya. Ang peak season niya is obviously Christmas. So, ngayon yun. Actually, galing ako sa office, bigla ng message si Sir Tom na I have to be here. So, pumunta ako, di ba? Pero actually ngayon, since peak season, 24 hours na nagtatrabaho yung mga tao ko. Di ba? So, yung tao ko... maliit lang naman siya, pero I have around 10 people now. So, 24 hours sila, nagre-reklamo na sila. Pero sabi ko, double pay kayo, I'll make it worth your while. Kasi kailangan lang matapos yung project eh. So, to compare yung traditional businesses sa networking, itong iFern pala, sorry. I'm not saying it's easy, no? Mahirap tong iFern. Pero i-compare mo sa traditional business, malayo talaga siya eh. Malayo talaga siya. It's a different kind of hard that it's not really hard. Kasi ito, 24 hours kami nagtatrabaho. Sinasabi ko nga kay yung upline ko, si Madam Jela, you know. Sabi ko, tuwing Christmas na, uubos lalo yung buhok ko eh. Kasi seryoso, kasi although you're paid well, itong season na to, we're expecting a few million na to come in. Pero yung stress eh, ito, di ba, parang relax ka. Totoo yun, happy-happy ka lang. Pero, kain ka sa restaurant, uy! Text na. Nagda-dive ako, scuba diving. Pagbalik ko, uy, daming ano. So, yun, it's, mahirap din siya, but it's, siguro I can say, parang naglalaro ka lang. Iba yung stress, iba yung hirap niya eh. And if you're naturally a people person, baka hindi pa nga mahirap yung tinatawag kong mahirap. Ako kasi, suplado ako eh. So suplado ako. So kung kailangan ko makipag gano, medyo pinipilit ko sarili ko, di ba? Pero pag, if you're naturally a people person, mahilig ka makipag-usap, mahilig ka tumulong, eh madali sa inyo to. Hindi siya mahirap at all. Okay, palapakan natin yung classmate ko. Babalik na siya dun sa paggawa ng woodworking. Kasi sabi ko sa kanya, punta ka mga 6, di ko alam may mag-usasalita galing Italy. Pala, 9 o'clock na pala siya aakit sa stage, no? Okay, so thank you very much, Mark, ha? Thank you. Congratulations. Okay, so, yung mga lahat ng gustong yumaman, gustong magkaroon ng cheque na 1 million katulad ni Mark, pwede tumayo. Okay, so today is Tuesday, right?
So Tuesday,